Isa na namang Muslim lifestyle content creator na umabot na ng 1,000 likes and followers sa kanyang social media accounts ang makakasama po natin ngayong umaga. At para kilalanin natin at alamin ang kanyang journey bilang lifestyle content creator ay makakakwentuhan po natin. Si Miss Shaham Mehta. Good morning po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Hi, good morning. Eid Mubarak sa inyo lahat. Eid Mubarak, ma'am. Una po, sa lahat, pwede mo bang i-share sa amin kung paano ka nag-start bilang isang lifestyle content creator at ano yung nag-inspire sa'yo para pasukin yung pagiging isang content creator? Hello ma'am, naririnig niyo po kami? Okay, mukhang naputol yung ating... Ako, mahilig na talaga akong mag-vlog. So, naalala ko, gan ko pa yung mama ko. Up niyo po ako. Ayan, medyo may okay konting delay lang. Pero go ahead po, ma'am. Ay, po. So, nag-start po ako nag-post sa IG. And I can remember, dun pa ako nagpo-post ng pictures with inspirational quotes. And later on, I started with TikTok and then Facebook. And then after time, nare-receive ko na yung mga messages ng mga tao na I should continue doing what I'm doing kasi marami daw akong na-inspire na tao. And I've met a lot of beautiful women and wonderful women along my journey. And then there was a time talaga na hindi ko makalimutan na met ko yung young girls and they told me na, Shaha, you're the reason why I'm putting on the hijab with my siblings. And sobrang nakaka-touch yun sa akin and kasi hindi nila alam na sila yung inspiration ko actually na mag-push through sa pag-vlog ko and yes, sa kanila akong kumukuha ng lakas ng loob. So yes, they are my inspiration. Alright, Miss Shaha, ano ba yung usual content na ginagawa mo? At paano mo napapanatiling engaging ang mga style ng iyong content? I make contents na relatable like makeup, skincare tips, or yung waxing. Sometimes funny contents. My main target na audience is talaga women because I want to inspire women, to empower them. I want them to feel like they're not alone on whatever they are going through. Okay, meron din bang mga challenges na kinakaharap mo bilang isang Muslim lifestyle content creator? At kung meron, paano mo naman ito hinahandle? As a Muslim influencer, I face just of discrimination and stereotypes. There are many times na I felt like unwanted by the people just because of my beliefs and I felt like they're not also taking me serious. Pero I keep pushing through, I'm fighting kasi I know sa sarili ko I'm more worth than how society defines me. I define who I am, ganon. Mm-hmm. Alright. At dahil ngayon po ay araw na pinagdiriwang natin ang Eid al-Fitr, maari mo po bang ipaliwanag sa amin kung ano ba yung kahalagahan nito para sa inyong mga kababayan naming Muslim? So Eid is like a reward sa amin mga Muslim for fasting and worshiping Allah subhanahu wa ta'ala for the month of Ramadan. This is the time where we bond with our family, celebrate, and we connect with the friends who we lost COVID. Ito yung time na talagang we and pray, we wear nice clothes, we give people, and we also do charities who are in, and yun lang. And we actually have two Eids. This is the Eid al-Fitr, this is after the Ramadan. And the other Eid naman is Eid al-Adha, this is after Hajj or pilgrimage, which is sa Makkah. So, ito talaga yung happiest namin moments na sineselebrate na namin. Well, Miss Shaha, sana'y patuloy kang makapag-inspire na mas marami pang
kababaihan. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng oras at pag-share ng inyong journey bilang Muslim Lifestyle Content Creator, Mishaha Mehta. Again, thank you. Ingat po tayo lagi.